So hello everyone, sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano alagaan ang ating mga Defenbachia. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. And if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. So ayan, you can follow me at my Facebook page, it's Mark of the Jungle Plants. Nakapost dun yung aking mga links sa video dito sa YouTube. Today's video, on today's episode of How to Take Care of Plants, ay ituturo ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga Defenbachia. So ayan, huwag nyo pong pansinin ang aking buhok ngayon kasi it's a messy today. Inaayos ko na po siya ngayon pero hindi ko pa rin ayos. Just pansinin nyo na lang yung ating halaman nandito sa aking paligid. So bago po tayo magsimula sa ating care tips, alamin muna natin ang plants na to. Ang ating mga Dumpkin or Defenbachia, ang scientific name niya kasi ay Defenbachia. Ito ay matatagpuan sa tropical na bansa na katulad ng Mexico. Wow, Mexico talaga. Mexico, Mexico, Argentina, at dito din sa Pilipinas matatagpuan sila kasi tropical din tayo na bansa. Marami ang variety ng mga Defenbachia. So, ang meron ako dito ay ang Defenbachia Tropic Marian, na ang dahon niya ay matingkad at variegated siya, lalo na ang mga bagong sibul na mga dahon na kulay puti at may halong dilaw. Alam niyo mga ka-jungle, isa ito sa mga attractive Defenbachia na meron tayo na variety. So, kitang-kita niyo naman mga ka-jungle, ang ating Tropic Marian ay isa sa pinakamagandang Defenbachia variety dahil para siyang plastic na pang-display sa loob ng bahay. So, ang next naman na variety na meron kami dito ay yung Defenbachia Camille, na isa ito sa popular na mga variety ng Defenbachias. Ang dahon niya kasi medyo dark green sa gilid at may white naman sa gitna. Kaso, isa ito sa mga Defenbachia na slow grower siya. Ang susunod na meron tayo ay yung Tropic Snow or tinatawag na Defenbachia Tropic Snow. Fine lines ang kanyang pagka-variety at isa ito sa pinaka-common na Defenbachia variety na makikita nyo kahit saan sa houseplant. So, ang last namin na variety na meron kami dito ay ang Defenbachia Compacta. Hindi ko alam kung compacta talaga to kasi kinumpare ko siya sa aming Tropic Snow. Magkaiba talaga sila kasi ito may dot-dot ang kanyang variegation. Pero ang Tropic Snow ay nasa gitna lang yung fine lines niya. Pero ito ay napakaganda din dahil isa din ito sa common ng mga Defenbachias. So ayan mga ka-jungle ang mga variety na meron ako. Pero may mga variety na mga magaganda like camouflage na mga Defenbachia, like mga rare na Defenbachia or Dumpkin sa plant market na hindi naman masyadong expensive yung iba. Depende sa size at depende kung ano, saan sila nang galing. May galing sa Thailand kasi na ine-export dito sa Pilipinas na medyo mahal ang presyo. Pero kung nandito lang sa ating like mga local plants lang na hindi galing sa ibang bansa, hindi siya masyadong mahal sa market. Ngunit mga ka-jungle, sa kagandahan nito, may tinatago itong hindi ka nais-nais. So hindi ka nais-nais talaga. Kasi itong plants na to ay toxic o poisonous plant. Dahil ang kanyang mga dahon ay may oxalis crystals na siya ang nagdudulot na nagkakatoxic ang ating mga pets at yung ating mga bata. Yan. So ilayo lang ito sa mga bata kapag meron kayong ito sa inyong mga bahay. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magtanim nito kasi toxic to kasi meron kayong pets or meron kayong mga bata sa inyong bahay. So okay lang naman kayo magtanim o mag-collect ng mga Defenbachia basta ilayo lang ito. So ilagay nyo sa matataas na lugar. Pwede naman to ilagay sa mga sulok kasi nagta-tribe naman sila kasi very low maintenance lang ang plants na to. So tungo naman tayo mga ka-jungle sa care tips ng ating mga Defenbachia. Sa watering requirements naman o ang pagdidilig ng ating mga Defenbachia ay hindi dapat araw-araw. Pero depende naman nito, kapag summer season, you can do as MMLL, more light, more watering, less light, less watering. Kapag rainy season naman, pwede mong diligan ito twice a week lang.
So since from tropical place sila, when it comes to sunlight exposure, hindi nila gusto na ida-direct sunlight natin sila kasi masusunog kaagad ang kanilang mga dahon. So kapag meron kayo nito, ilagay nyo lang ito sa loob ng bahay na may bintana o hindi siya nakatutok sa direct sunlight. So sa soil requirements naman, ang gusto ng mga Defendbachia ay may coco cubes, coco husk o di kaya vermicast para maging well-drained ang kanilang paglalagyan o soil. Sa fertilizer, wala tayong problema dito dahil pwede natin ilagyan ito once a month, annual or monthly basis lang. Hindi pwede araw-araw ha, kasi kapag araw-araw tayo maglalagay, masusunog ang kanilang mga dahon. So, kapag maglagay kayo ng fertilizer, suggest ko sa inyo, pwede MSG, banana peel, and yung ating eggshell na solid fertilizer. Kung hindi pa niyo napanood, meron ako mga video, panoorin niyo na. So ayan mga ka-jungle, ating mga Defendbachia o mga damkin ay isa sa magandang halaman at pwede talaga siya pang display sa bahay. Pero isa din ito sa toxic at poisonous plant na bawal sa mga bata at sa pets. Kasi may nabasa akong article na once makakain ka daw ng isang dahon nito, ikaw ay hindi makakahinga. So, napakadelikado ang plants na to. Pero hindi ko naman kayo sinasabi na huwag kayong magtanim. Magtanim ka lang pa rin kayo basta ilagay nyo lang sa tamang lugar. So, ayan mga ka-jungle, tapos na po ang ating video for today. And I hope may natutunan kayo sa ating video ngayon na pinakita ko ang ating iba't ibang uri ng Defendbachia na meron ako dito sa aming house. At ito ay houseplant lang po, hindi po ito kaunti lang po ang collection ko ng mga Defendbachia kasi meron po kami ditong pets at siya meron po kami ditong bata. So kaya doble ingat na lang po tayo, kaya nilalabas ko ito at nilalayo ko sa kanila. So even me, nung nagre-repot ako na nag-propagate ako nito, makati talaga ang kanilang mga ang kanilang dahon, like mapapansin niyo na toxic talaga to na plants, pero okay naman sila basta titignan niyo na lang kasi wala. So ayan mga ka-jungle, tapos na po ang ating video for today and I hope you like and subscribe and share this to all your plantito and plantita friends para din magkaroon sila ng kaalaman kung paano alagaan ating mga Defendbachia at mga some information na din na hindi nila alam tungkol dito sa plants na to. So ayan, I hope na na-subscribe mo na ang ating subscribe button at click the notification bell below. And then hindi po muna tayo magpapa-shoutout kasi mahaba na ang video na to and ayoko naman kasi maboboring kayo na haba ng haba ang video. So I hope na may natutunan kayo sa ating video for today and I will see you next episode because more plant, less stress.